Nababahala na po ang Department of Health dahil sa kaso ng mga ina na nanganganak sa kalsada. Gaya na lang ng nakilala naming ginang na tinanggihan umano ng mga pagamutan dahil walang pang swab test. Nakatutok si Mariz Umali. Hinang-hina ang ginang na ito nang abutan ng mga tauhan ng Quezon City Task Force Disiplina Mobile 8 pasado alauna ng madaling araw kahapon. Ang manganganak na noon na ginang di na umabot sa ospital. Sa mobile na niya isinilang ang sanggol. Pauwi na po kami, pag-arahe po yung mobile namin sa offline. Nang pinara po kami nung isang lalaki po, nanghihingi po ng tulong. Manganganak na po, palabas na po talaga yung bata. Pagtayo, putok na si panubigan at hindi na po niya kinaya eh. Pag-akit po ng mobile, higa na po. Kwento ng ina, dalawang lying-in clinic at isang ospital na ang napuntahan nilang mag-asawa nang humilab ang kanyang tiyan. Pero lahat daw hindi sila tinanggap. Kailangan po daw na swab test. Pag mabilisan mo na sa 4-8 yata, wala pa po kami pera. Tikargador lang po yung asawa. Kung emergency lang po sana matanggal na lang po yung swab test. Ang hirap po talaga niya, lalo na sa kagaya namin na kapuspalad talaga. Agad naman dinala ng Task Force Disiplina ang mag-ina sa isang lying-in clinic. Malusog at cute na cute ang sanggol na pinangalan ng Rainier at binigyan ng palayaw na Tasky. Hango sa Task Force na tumulong magpaanak sa ginang. Bagamat masaya at nakatulong, nangangamba si Ronessa sa mga inang inaabutan na lang ng panganganak sa kalsada, lalo't pangalawang beses na raw niyang rumisponde sa ganitong sitwasyon. Dahil po siguro sa pandemic, kailangan, naghigpit po masyado yung mga hospital, kailangan ng swab test. Delikado po para sa kalusugan po nung parehas mag-ina kasi po, una sa lahat, wala pong sapat na gagamitan kung sa kalsada o sa sasakyan lang po abutan ng panganak. Pangalawa po, pwede pong magkaroon ng infection po eh, dun sa umbilical cord po ng bata. Nababahala rin ang DOH dito. Delikado po yun kasi baka mamaya may mga pre-existing medical conditions yan. May high blood o may preeclampsia or baka premature ang kanilang pag-labor. At pag hindi tinala sa isang hospital facility or health facility ay nakukompromise ang buhay ng bata at ng mother. Pero paliwanag ng DOH, pag-iingat ngayong panahon ng pandemya ang pagpapa-RT-PCR test para maproteksyonan ang mga manganganak at iba pang pasyente at medical personnel ng ospital. Yung mga walang pampaswab, pwede raw magpunta sa mga pampublikong ospital dahil libre ito. Hindi po naniningil ng bayad para sa swab test ang mga government hospital. At bukas po sila kung kailangan manganak. Andiyan po ang Pabella Hospital, Maternity Hospital, and most of the government hospitals. Huwag rin daw matakot magpa-prenatal check-up kahit may pandemya dahil nasa schedule naman daw ito para masunod ang social distancing. May special lane din daw para sa mga buntis sa mga ospital at clinic. Dati na raw sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III sa mga ospital na huwag tatanggihan ang mga manganganak. Iimbestigahan daw ng DOH ang ganitong mga insidente ng di pag-aasikaso ng mga ospital at kapag mapatunayang may sala, pribado man o pampublikong ospital, ay sigurado raw papapanagutin at posible para matanggalan ng license to operate. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.